This is ang tawag ng pananampalataya. Patuloy na maghahatid ng totoong mga kwento tungkol sa buhay ng pagbabago. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Taurus Ministry. This is Johane Suanico, your host. Ulirang kawal ng Diyos, mapagpakumbabang alagad ng batas. Walang kinatatakutan, ngunit mapagmahal at maaasahan. Atin pong kilalanin ang isa sa mga matatapang na alagad ng Panginoon. Sa araw pong ito ay ating masasaksihan kung gaano katapat at maaasahan ang Panginoon sa lahat ng oras. At ito po ay sa pamamagitan ng buhay ni Sir Jovie Espinido. Sa atin pong mga manonood, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong programa ngayon. Ang atin pong bisita ay wala pong iba kundi si Sir Jovie Espinido. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon. Yan. Magandang hapon. Oh, magandang hapon. Magandang pong hapon din sa lahat na nag-monitor, nagtingin ngayon sa sa interview. Ayan. Maraming salamat po, sir, no? Bago po tayo magpatuloy at tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Mapagpalang Diyos namin sa lahat, maraming salamat po sa inyong pong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa bawat isa. Dinadalangin po namin sa inyo ang programang ito na nawa Panginoon ay hikapin ang puso ng bawat manonood ng amin pong guest ngayon sa araw pong ito. Maraming salamat, Ama, sa inyong pong patuloy na pagmamahal sa amin, Panginoon. Ito lamang po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay. Amen. Sir, ikaw po ay kilala bilang isang magaling at tapat na alagad ng batas. At of course, magaling po na leader. Sa gitna po ng lahat ng mga privilege at influence bilang isang government official, ikaw po ay nanampalataya, patuloy na nananampalataya sa pag-alagad sa Panginoon. Una po, sir, no? Una sa lahat, sino po ba si Sir Jovie Espinido bago siya naging isang sikat na pulis? Ay, si Jovie Espinido, simple lang, may Panginoon. Yun, parang mahiya kasi ako, Johane, mag-explain kasi baka yabang ba, pero ito lang talaga sa akin, si Jovie Espinido, from the middle class. May pamilya, may asawa, may tatlong anak, at saka may Panginoon. Amen. Ayan. Amen. Sir, kalimitan po kasi, sir, sa mga sa kadalasan, syempre as human as we are, kung umaangat po sa buhay, minsan nakakalimutan na po ang Panginoon. Paano niyo, hubog sa inyo kung bakit po sa kabila ng lahat ng mga achievements ninyo sa buhay, sa kabila po ng nakamit ninyo, hindi nyo po kinalimutan ang Panginoon? Wala mang iba yung utang loob natin sa Panginoon. Yes. I do these things, all of these things, because I do believe na may Panginoon. And I always recognize that wala akong magawa kung walang Panginoon. Amen. Amen. Yun lang ang palagi na sa isip. Yes. Agree na agree po ako dyan, sir. Alam niyo po, bilang isang kabataan po nasa process pa lang nung pagkakilala sa Panginoon, marami po talagang mga pagsubok na dumarating. Pero kagaya nga po ng sinabi niyo, laging isipin ang Panginoon, at sa Panginoon lahat ng ang Panginoon ang reason kung bakit natin ginagawa ang mga bagay pong ito. Amen for that po, sir. So bilang isa pong Adventist leader, ano po ba yung pinakamahirap na tukso na inyong naranasan? At paano nyo po ba ito na-overcome? Pinakamahirap na tukso? Sa bilang isang tunay na lalaki, yung babae talaga. Sa trabaho ko, babae. Pero the best things that we can do, and I can do as a men in uniform. Isang tunay na lalaki ba? Na lalaki. Tunay talaga na lalaki. Yes. Na maiwasan yung temptation.
yung pagkuan, yung pag-adapt mo ng Bible verse, yung panay mo makikita yung mabasa ang Bible, that is the very the best parameter or the best things. Yes. Para things na makapagbigay sa atin to avoid temptation. Yes. Ang kuan kasi Johinsky itong Satanas, si Satan, is indicate in the Bible that he is like a roaring lion. Parang palaging umiikot sa atin, hinanap niya yung weaknesses ng tao. Kaya yun ang pinakaano ko sa sarili. Yung kay number one talaga sa police, babae. Pangalawa na yung pera, babae sa trabaho. Kasi number one, hindi ako ma-tempt ng position kasi kuan ako, mag-umpisa, pagpasok, gusto ko lang maging P1. So walang position sa position kasi yun nga, gusto P1 lang. Sa trabaho, ma-P1 ka ano, sa as a human as I am, and totoong lalaki. Walang iba yung babae talaga. Oo. Pero yun nga, sabi ko, ginawa natin ang paraan talaga ma-iwas, tapos yung natin sa Panginoon at saka sa asawa. Sa may asawa. No, bilang may asawa. Mm-mm. Amen. Malaki po talaga ang tulong yung pagbabasa ng Biblia, sir, no? Kahit ano pong temptation, matutulungan talaga tayo ng salita ng Diyos. Of course, dahil salita yun ng Diyos at yung mga instructions ay nandito naman kung ano yung dapat nating gawin. At yung sabi niyo po na commitment po sa Panginoon and commitment sa asawa para doon sa may mga asawa. Okay po, sir. Ang channel po namin, sir, ay about sa pathfindering and master guide. Ano po ba ang ma-advise ninyo sa lahat ng pathfinders at master guide na sumusuot po ng uniforme nito? Huwag natin ipahiya yung uniform, number one. If you wear that kind of uniform as a master guide or pathfinders, you must always think na dala mo yung pangalan, not an assembly test. Yes. Huwag na lang lihiyon yung Panginoon, because I do believe as a pathfinders or Christian is not a religion, that is a relation, no? Sa Panginoon. Yung that is a relation sa Panginoon mo. Dalang-dala mo. So, dapat snappy ka. Dapat ipapakita mo sa tao na yung pag-wear mo ng attire, ng uniform, ng is you are trusted by God. No, na parang ano ka ba, binigyan ka ng ano yun, yung sa Tagalog, yung inano ka, yung parang may trust, yung binigyan ka ng parang appointed tiwala sa Panginoon ba? Oh. Binigyan ka ng tiwala sa Panginoon na maka you can do all things because of him. Kaya yung uniform, so talagang bagsik ka pagka may uniform. Hindi sa bagsik sa salita, magalitin, hindi yung paningin, tingin ka na straightforward, hindi siga ang mata, yung malaki ang parang ganun ba? Ang sa yung sa puso ba na hindi ka madali na ma-tempted ng kung ano pa man yung emotional or anything or character na makapakuan sa iyo na nag ano ka? Ano nga sa Tagalog yung nagsuot? I mean, nagsuot ka ng uniform ng pathfinders or yes, amen. Kasi po kahit po, no, kahit na sometimes po kasi sa amin po mga students, lalo na nung junior high pa lang ako, ang iniisip ko po sa pathfindering ay ano lang, part lang ng curriculum namin sa school, sa church school. Pero it's more than that. Hindi lang pala siya curriculum, but also we're actually holding something. Kana bang gi-appoint kita sa Ginoo to do something and to be trained? Kana maging snappy ka na siya sa pananalita or sa kilos or sa pagtingin, but also pala sa pagiging strong mentally, emotionally, physically of course, and spiritually. Praise the Lord. Yes. Po talaga. Joins kasi kuan yung parang kasali yung parang you are missionary ba? You wear that yes. kind of a missionary. Not only yung duwa-duwa lang, laro-laro lang. Kuan yung dapat easy nasa isip. Yung pag-wear. Sa akin, to translate it, parang bago i-baptize ka ba? Na yung Holy Spirit
naging complete ka na na son of God because nagbautismo ka na. Pagtao ni mo sa attire sa Pathfinders because may mga prinsipyo, mission ang Pathfinders, a missionary, no, as a preacher na. Yun na, ikaw na ang preacher ng Panginoon, ikaw na ang kabahin ka na at saka ka na sa ano sa mga warriors of Christ. Sir ba? So ganun ang pag ano ko sa mga uniform, no, uniform personnel ng Seventh Adventist wearing of Pathfinders and the Master Guide uniform. Oo. Kasi kung may uniform ka na, meron ka na label, di ba? May label, meron ka ng katungkulan. Ibig sabihin, sinuot mo yan. Iba ka na join sa... Yes. Sa simple na Seventh Adventist. Iba yeah. ka. Hindi, parang kung sa upuan ba, tingnan mo sa church, may makita nakaupo, may busy na nag-prepare ng acquire, ng parts that, sa pulpit. Yun sila naka-uniform, yun sila ang mga very active sa church para makita. Ano? Praise the Lord. Diba? So, oh, mga Pathfinders and Master Guides all around the world, do not forget na ang pagsuot ninyo ng uniform, it's not just because it's a uniform or required, but also indicator yan na merong pinagkatiwala ang Diyos para sa inyo. Yes, okay. hindi lang na gara-gara. Na bitaw. Hindi na siya gara-gara. Hindi na gara. Kuan lang, trusted by God. Trusted by God. Praise the Lord. Thank you for that, sir. So, sir, ano po ba yung mga tips na pwede niyong ibigay upang maging isang magaling at tapat na leader? Dependent to God. The best. Dependent to God. Sa mga masabi natin sa mga master guides, pandirers, you can do all things if you believe to God. One, yes. Dependent, believe na tayo, kaya nga nag-Adventist na tayo kasi may Panginoon, pero ito lang parang what I mean is dependent sa Panginoon. Kung ikaw kasi dependent sa Panginoon, sa totoo lang, Juhins, sa totoo lang, hindi siguro tama ang sa akin ginawa, pero sa akin, wala akong inisip or plano man lang sa buhay ko na mag, yung future ba? Wala. Pero nakita ko and I still prove that and I prove that until now na ang Panginoon nagbigay sa akin ng magandang plano, magandang accomplishment because alam niya na ako dependent sa kanya. Diba na, hindi maganda ang tao, may plano. Sorry ako. Sa akin wala. Pwede sa akin. Basta ibigay mo lahat sa Panginoon. God will do the rest. Sa inyo lang, gawin pinaka the best. Yes. For na ikaw binigyan ng hangin, ng buhay, bigyan mo ano man ang the best. Yung pakikitungo mo sa tao, yung maganda ang ugali ipakita mo sa pamilya, wag lang muna sa labas ng bahay. Sa pamilya mo the best, number one 'yan kasi small world yung pamilya mo. Yeah. Ano naman lang maganda ka mo, pahiyo mo, smile ka sa labas pagkatapos sa pamilya mo, para kang tigre. Yeah. Oh. Yung sometimes maganda tayo sa labas, kaibigan, pero sa bahay natin, hindi nga tayo malapitan ng anak kasi takot. Parang ganun ba? Or katulong sa bahay? Hindi. Number one, gagawin mo na pinaka-the best na tao yung parang physically. Actually, ang Panginoon number one, but ang Panginoon hindi man nakikita, sa loob man nakikita niya, kuan siguro mapakita natin sa tao, sa Panginoon na tayo maganda yung ugali natin. Yung paggawa natin ng kabutihan sa loob ng pamamahay natin. Maayo ta sa balay, maayo ta mo tagad sa atong anak, magigistorya ta, muhimo ta maapil tag buhat sa atong balay, kung unsay pinakagamay nga buhaton. Yo, kana. Yun ang pinaka number one. No? Sa akin naman, kaya kuan ako, wholehearted. I am dependent to my God whatever I want to do and even my mission as a law enforcer. I take it to the Lord. Nevertheless,
Yes, napaka-important po talaga na mag-depend tayo sa Panginoon. Alam niyo, sir, this past few days, bilang isang kabataan, na-feel ko po yung worry about sa future na what will happen to me? Amo ko ni, tapos ang goal ko, amo na, tapos ano mangyayari sa akin? That's a no-no. We should not worry about tomorrow. Kaya may yes. plano ang Ginoo. At hindi... Juhins, marami. Juhins, sandali lang ha. Oh, yes, sorry. Parang hindi ko makalimutan ba. Ang dami na mga salita sa Bible na nagpapahiwatig talaga na we must always trust in the Lord. Yes. Huwag tayong matakot sa kinabukasan. Ang dami, no? Kaya, ang ko, yun nga, manghihingi ako ng sorry na maano lang sa iba na may magandang plano ba yung magsabi ba 10 years from now, Judy, 5 years from now, Judy, ma'am, 10 years ako mahiya ako magtando-tando lang ko ba okay lang sir, pero sa totoo lang sa akin lang for the meantime na nandito ako, I will do my best para hindi para sa tao, para sa Panginoon ko, and I believe proven ang tested ko yan na inuna ko ang Panginoon, binigay sa akin lahat maski hindi ko na kinakailangan. Yes. Good information. And that is very true kay yun na-experience yan ko na. Ganun kabuti ang Panginoon, sir, no? Yung kanabang kapag i-humble ni mo ang imong self, ang Ginoo gid ang mag-lift sa iyo. And... Totoo yun, Joins. To avoid corruption. Yes. If you want office, no corruption. Iagniha, try to convince the personnel of that department to trust in the Lord with all our heart. Maniguro ka, magniguro ka pag panguha kwarta, pag corrupt, gumikan kay. Because you think na yung pag corrupt mo, corruption mo, para ni sa kinabukasan, eskwela sa akong anak. Pero kung wala, you just only trust, you accomplish it with God. And the very best that you can accomplish with God, no regrets. Yes. No consequence. Wala. Reward. Reward and award. You can receive that reward and award. If you are convinced to yourself that you trust to your Lord and your God will be the one to handle it. Walang corruption. Sir, totoo. Ang laking sense po nun, sir, no? Kana bang kapag nag-worry ka sa imong future, maghimo ka mga butang na kana bang maka-harm sa imuha kag sa iba sa uban. Kaya nga, nag-worry ka man, nangita kag paagi para masolusyonan yung kinaabalahan mo. Well, in fact, God has already a plan for us. Na hindi na natin kailangan mag-problema kung ano man yung mga dapat nating sa mga bagay-bagay in the future kasi fixed na sa Ginoo. Praise the Lord. Wala na yung problema, James. Ayaw pa problema. Bakit ma-problema ka? Ano bagay mo, kaya mo yung problema? Huwag kang ma-problema. God, gusto lang ng Panginoon na relax ka lang. Ako na ang bahala. Yes. Praise the Lord. So hindi mo gusto yan? Ha? Hindi mo gusto yan? Relax ka lang, ang Ginoo na ang ang kaganda nun, wala kang magawa. Ang imuha lang, ang gagawin mo na lang, preach the gospel. Amen. Wali, isangyaw ang maayong balita. Ang Ginoo na'y bahala. Amen. Praise the Lord po. If we depend... That is kasi our mission, Johans. That is only our mission. Mm-mm. Preach the gospel. There's no other mission for us na binigay sa Panginoon natin. Yes. Well, and it will added all, maski hindi mo kinakailangan, if you followed, it will be the mission of God. Yes. Sir, alam po natin, no, na sa kabila po ng pag-lift sa atin ng Panginoon, meron po talagang mga tao sa paligid natin na hindi po gusto yung nakikita nila. Ano pong masasabi nyo sa mga tao po na nakaka-experience ng ganun? Wala kang pakilang didma yan. Didma lang. Yan. No. If you kung sakali edit mo lang yan sila. That is part of kuan patience, self-control, the Holy Spirit. You do it. I ano mo yung parang
parang ilagay mo yung fruits of the Spirit na isa yon na parang taripa ba sa list sa how yung how to do list ba, yung parang what I did this day. This is my gawin ko ngayong araw. Isali mo yung fruits of the Holy Spirit. Patience, nandiyan ilagay mo yun. Yun kasi ang magdala din sa inyo. Parang hindi ka magalit kung mayroon. Hindi mo you cannot please everybody. Hindi mo mapigilan ang tao na maninira sa iyo. Hindi bakit magalit ka kung hindi ka totoo na na isyuhan? Bakit kung totoo naman, bakit din magalit ka na totoo man 'yun? Eh totoo man. Simple. Wow. Ang importante, be always positive, not positive na maski pangit yung karakter mo, yung attitude mo, hindi mo baguhin kasi positibo ka. Wow. Tingnan, magdepende ba? Pero yung kagaya yung tao na gano'n, huwag kang pabayaan mo yun sila as long na hindi mo, hindi pack ng paa sa iba. Straight for noon. Yes, kasi po, hindi po natin hawak yung choices ng mga tao, di ba? Hindi natin hawak yung mga choice nila kung gusto gugustuhin ba nila tayo o hindi. So, kita na lang ang mu-adjust sa ila, ha? Dapat lang. Oo, amugid na kaya si Jesus Christ, yung katong araw pa siya diri sa kalibutan, damo man ang nag-contradict sa iya, ha? Pero ang patience... Daghan, damo. Damo, good. Jesus Christ, hindi siya huminto. Oh. No? Naglakad, pumunta na sa iba, iniwan niya yung pamilya niya para lang ma-preach niya yung kung ano yung talaga ang God the Father. Noon talaga, no? May ano, wala, hindi na siya napakialam kung ano ang issue sa kanya. Napalansa sa cross, maski ano, hindi na siya nag-justify na I am the Son of God, I am a powerful one lang. So, nandyan palagi. Pabayaan lang. Give natin yan sila. As long na you do it in God's principle, with God's principle. Yun lang, Jones. Yes, be patient, self-control, humbleness, and love everybody. Kaya mo naman na ang character sa atong Ginoo. So, sir, malapit na po tayong mag-end sa atin pong interview, no? Ano po ba ang pinaka-important na mensahe ang pwede niyong ibigay sa lahat ng kabataan po na nanonood sa channel pong ito? Okay, we must always remember the best commandments in 10 commandments na God give us all because nadaanan natin pagka anak, no, yung isang anak. One of 10 commandments in commandment number 5. Respect your parents. Kasi that yun lang na commandment sa 10 commandments na nagbigay ng promise ang Panginoon. Taad ang Ginoo na tagaan at taas nga kinabuhi ang mga anak sama nato na magrespeto sa atong mga ginikanan. Ug abi niyo mga batan-on, wa mo kay balo nga ang anak buutan nga ginikanan, buutan nga amahan, anak, inahan, purong-purong na ninyo mga batan-on, purong-purong na sa tua, dili musugot ang atong Ginoo nga pakaulawan ta sa atong Ginoo pinaagi sa atong mga ginikanan. And you believe that the Seventh Day Adventist Church is guide one through path going to heaven. Guide. Respect your parents. Even yung ginikanan, palahubog, criminal, corrupt, dili sila title to disrespect. Title sila sa pagrespeto gyud nato mga anak. Ako maliko na you can accomplish, you can prosper, you can maybe makaingon ta nga magmalampuson sa Bisaya pa kung ikaw magrespeto sa iming ginikanan. And remember that ginikanan is not only appearance sa dugo imong mama o papa, no, bisag imong mga silingan, as long they are all mature than you, magulang elder than you sa ginikanan gihapon na ang pagrespeto, magpabilin. Kaya that is only the commandment akong balikon na maghatag ni mong taas nga kinabuhi. Patago ni mo
nga maghatag mga batan-on ang pagrespeto sa tanan. Be obedient. Obedient sa imong ginikanan. Kaysa may ginikanan na ito, obedient. Number one, obedient sa sa Ginoo. Ang Ginoo mo yatong pinaka-overall Father. No, wailain ipatubag niya. Ingon siya, wailain Father, ako lang. Siya lang. So, we must obey Him. Sa tumana ito, kinabuhi, sa napulo kasugo, nagimong duha. 1 to 4, love your God. 5 to 10, love your neighbor as you love yourself. Yes. If you love your neighbor, you are like loving your God. No? Nahigugma ka sa Ginoo, mauga po, nahigugma ka sa tao. Pero, 1 to 4, you love your God. So, gyapon ang napulo kasugo ng 4 commandments. Love your neighbor, na so, gyapon ang sugo sa 5 to 10 nga sugo. No? So, yes. Or niya timo, o ikatulo, number 1 to, respect sa parents. Oh. Number 1, sir, be obedient ka sa Ginoo. Okay, it will follow. Pag follow ni mo sa, maging obedient sa pulong sa Ginoo, sa commandments of God, next, follow and respect your parents. Galing atong tawhanon nga ginikanan. Ikatulo. Dependent ta sa Ginoo. Yes. How to have all of this accomplishment? Read the Bible day and night in Joshua chapter 1 verses 8 and 9. Read the Bible, meditate it day and night if you want to become successful and prosperous. Yes. Simple lang. Ayaw na daganang imong verses pag-memorize. Simple lang. Tagsa-tagsa, tagai og meaning. Pag i-memory verse na ang Joshua chapter 1 verse 8 and 9. Ang 9, kung asa ka nabilong, magpapadayonon ka. Kung asa ka mabilong, asa ka paingon. Always trust in the Lord. Kaya naa siya pinaminti ni mo nagkuyog. Why lain? Kung ikaw, unahon ni mo ang Ginoo. So, kasimple lang. Kung ba't dayon ang pagka-pathfinders na to, ang master's guide na to sa ato sa 7-13 test, naghatag na to na o kalainan na maging special ta, nga workers trusted by God. So ipakita, snappy din. Di makakakaatos ko ba't kung dili ka fall of puan ka na ng armas o bala. First, basa ka sa Bible, dasig sa church, maging aktibo ka sa church, Wednesday, midweek prayer, and ato ang kuan na to sa Friday, na sa Bisper, nananakot ka mo simba as a Seventh Adventist member. Sa Ginoo, whole day of Sabbath, from the morning of Sabbath school or family time, up to EY. Yes. Akatambong, ipakita nimo sa buhat sa Ginoo kay ang James 2, chapter 2, verse 17 and 26. Faith without action is dead. Patay ang imo pagka-adventista kung wa kay buhat. Yes. Useless ka. Wa kay gamit nga adventista. Wa kay gamit nga anak sa Ginoo kung wa kay buhat. So if you believe that there is God, if you believe that God is powerful who made the heaven and the earth in Genesis 1:1, be obedient. Obedient. Thank you. Pagsalut ko sa Johan sa mga batan-on o sa imuha. Yes. Praise the Lord. Ka nga nagatag o panahon, niining ka po nun, kang pastor. Thank you sa inyong gihimo. Taga Iloilo, Negros. Regard sa inyong tanan. Kita ka sa langit. Amen. Praise the Lord po. Ayan, mga sa atin pong mga manunood, especially sa Pathfinders and mga Master Guides, let us respect our parents, be obedient, and depend on God. This is not all. Also, this also for the young people for today. Kahit hindi ka man Pathfinder or Master Guide, para sa atin lahat ito. We all have appointed purpose in life. God created us as human beings, and He also created a purpose for us. So, mga kapatid, mga kabataan. Atin pong purihin ang Diyos sa isang napakagandang araw pong ito na muli po nating pag-usapan ang kanya pong pagmamahal sa atin sa pamagitan po ni Sir Jovie Espinido. Maraming salamat po, Sir, sa inyo. Salute kami sa inyo, Sir. Tunay na ang buhay ay pabago-bago. Minsan tayo'y nasa ibabaw, ngunit minsan tayo'y nasa ilalim. Ngunit may nag-iisang tiyak na hindi magbabago kahit kailan. Ang kanyang pagmamahal ay pareho simulat sa una
at hanggang ngayon. Patuloy namang tayong dumepende, magtiwala, at sumunod sa Panginoon. At tunay na magiging tiyak ang ating buhay. Hanggang sa muli, ako po si Johanes May Juanico, ready to serve, ready to obey, and ready to protect.